Good afternoon, mga katanim. So dumating na nga ang package natin, no? Shout out sa friend ko na si Sirin sa US at saka sa asawa niyang si Ryan. Dumating na nga after 4 days, no? So, ayun. Ano ba tong ano to? Ubuksan natin kung anong laman itong pinadala nila. Tingnan natin to. So, meron ditong papeles na nakapaipit. Baka love letter to. Shipper exporter, si Ryan. May papeles dito. Ito pala yung commercial invoice. Invoice. Ang dami invoices. So, invoices pala ito, mga tanim. Nandito sa gilid. Okay. Ibalik natin. Ngayon, ano ba talaga to? No? Yan. Yan, tingnan natin mga katanim kung ano nga ba itong pinadala sa atin ng ating kaibigan galing sa US. So, shout out ulit sa aking friend na si Sherin at saka si Ryan. Yan. Yun. Ito na. Ito na ang pinadala nila mga katanim. The Blue Lab Growers Toolbox. So, get it right from the start. So, nababasa ko na. So, isang measured essential trio for a better crop. Yan! Mga kailangan natin i-measure talaga, no? With the essential trio. So, ibig sabihin may pH, may conductivity, at saka nandito na rin yung temperature. So, yan! Subuksan natin mga katanim. Yun! Ganda! So ito siya. Yan mga katanim. No? Yan. So pH. Blue Lab pH pen. No? Blue Lab pH pen. So ito yon. So ayan ang ganda mga katanim. Naka Blue Lab na tayo ngayon. Oops, pati pagbukas din natin alam. Oh, may pinipindot pa ba dito? Ang tigas ah. Talagang fresh na fresh. Okay, ito yung nilalagyan mga katanim ng fluid, no? So para hindi siya magtuyo. Okay, ito yung nilalagyan ng fluid. Pero kailangan natin tuyon nga natin. Yun. So ito siya pag inon. Ayan, walang check yung pH dito. Kailangan may check yan prior dyan sa pH na yan. Kailangan may check, ibig sabihin, calibrated pag may check. So, kailangan natin to i-calibrate. Okay? So, balik natin. Oh. Hold pala yun. Unhold. Okay. Long press. Yun, magsasabi siya ng off. Ayan, ano ng off. Okay, then, ito naman yung conductivity pen. So, ibig sabihin, ito yung TDS. So, yun. Iba siya. Nandito na yung ano niya. Wala nang takip. Parang ito yung protective ano niya. Siguro natatanggal to. Ayun, oo nga. Kasi nakikita ko, lililinisan to. Bawal hawakan yan. Lililinisan to ng toothbrush at saka nung pang brush niya. Okay, so, hindi dapat tinatouch to, mga katanim. So, balik lang natin. Protection niya para hindi matouch. Para siyang ano ng camera. So ito, kung binuksan mo to, so may protective ano rin siya, pero hindi natatanggal to. No? So yan ang pagkakaiba nila. pH, tsaka conductivity or TDS, 10 meter. Okay. So i-on natin. So yan. Okay. Tapos i-on din natin to. So parehas na sila may hold, no? I-press mo yung hold. Yan, ma-hold mo siya. So, nakalagay dito, easy. No? So, units, makikita natin. Ayan. Nagpapalit-palit siya. Ayan, PPM na siya, nakalagay. Ayan, PPM. Kung gusto mong easy, pipindutin mo lang yung units. So, ngayon katanim, kung gusto mong easy, 1.2 ang kailangan natin. 1.2, easy. Pero pag PPM kailangan natin,
sa lettuce, no, to speaking sa lettuce, 800 below. So ito mga katanim, saktong-sakto ito para sa atin. Marami tayong isa-serve na mga big farms. Ito para sa mga commercial farms natin. Bagay na bagay ito. Ano pa bang ano dito? Nakalagay sa pinadala ni Sherin at Ryan sa atin. Manay. Hmm, Manay. So, ano to? Registration. Kasama tong papeles na to. Ang daming nakasama. So, meron siyang TH4 calibration solution. So, ano na siya? Liquid na siya. Di na tayo magtutunaw. No? So, ito na yon. So, red or pink. So, 4.0. PH4 calibration. Then, blue lab yellow naman to. PH7 calibration solution. So, yellow is PH7 calibration. So, liquid din. Nakakatanim. Okay, then pH probe. Ito yon katanim, ang panglagay dito. Ayan, storage, no? pH probe, QCI storage solution. Kasi meron siyang takip. Pag i-store mo siya, tatago mo na siya, kailangan mo patakan to, yung lagayan niya. Makikita natin yung lagayan nito, katanim. Ayan, mahigpit pa. No, virgin. Ayan, may lagayan siya doon, no? Para sa pH ano natin. Probe. Okay, so probe. Tapos, ano pa ba? So, pH probe, dalawa din. So, dalawang pH 4 calibration, dalawang pH 7 calibration, dalawang pH probe, no? Storage solution, tawag. Tapos, conductivity standard. Ito yung hinahanap natin, mga katanim. No? Ito yung pang-calibrate ng ating TDS. No? So, 1385 ppm. No? Kung time multiplier by 500. Tama, kasi ang EC natin, ibig sabihin, 2.77 EC. Ito kakalibrate natin. Dapat ma-check niya 2.77 EC ito. So, kumpitin natin ito mga katanim. No? 2.77 times 500. 1385 nga. Eh, kung 1.2 ang hinihit natin na EC, times natin sa 700, yun. So, kailangan natin mga katanim 1.2. No, 1.2 EC ang makuha natin kung EC. Pero may mga ano naman siya na pwede siyang PPM, no, may click mo yung unit or pwede ring EC. Kasi sa 1.2 multiply by 700, papasok siya sa 840. Nakuha 840. 'Yon, ganun mga katanim, ha? Nakuha mo, nakuha niyo na. Kung bakit ganun, so meron na tayong liquid solution para sa calibration ng ating TDS. So, yon, dalawa rin ito. Ano pa mga ano? Marami pang laman eh. Ano ba ito? Grow book. O, oh, andito mga lettuce. So, may babasahin na naman tayo. Ano-ano mga... Oh, okay ah. So, yon. Libro, tanim. Hindi ako mahilig magbasa, pasensya na. Hindi mahilig magbasa ng libro. Sa internet ako nag-search. Para siyang ano, palinis dito yon. Palinis. So, Blue Lab Conductivity Probe Cleaner. So, ito, palinis din dito. Paano linisan. Next vlog, papakita natin kung paano to gamitin. Oy, may toothbrush. Naalala ko sa mga hotel, no? 12 hours ka, pwede. Yan, kung saan-saan kang hotel yan. Ito, malambot, parehas nga doon. Mga sarila-sarayo, ano to? Kalagayan nito.
Ito mga solusyon, dyan bubuhos. Marami pa. Blue Lab pH Probe Cleaner, so panlinis din ito. So, mga katanim, kung itong conductivity pen, eh meron tayong panlinis nito. Ano? Conductivity, yan. Ito, para dito. Yan, tapos ito naman na pH natin. Yan na pH. Meron din tayong panlinis. Itong pH, dito. Ito yon. Tapos ito yung TDS natin. Or conductivity dulab, ito yung panlinis. Itong tatlong lagayan ng stool natin, ito yung panagpapacheck up tayo, kaso huwag niyong pupunuin. Ito siguro yun, lagayan dito, ito yung pangsungkit, lalagyan natin dito, lagyan takip, padala mo sa laboratory. Okay, ito yun. Ay hindi, mali pala, ito yung lagayan nito ng mga pH ano natin. Okay, yan, pH 7 at saka yung pH 4. Okay, so dalawa. Tapos, calibration ng conductivity para sa isa. Okay, so yun mga laman nito. Meron pang papel na naiwan. Ano ba to? Blue Lab Probe Kit pH. Ah, Espanyol. So next time, ibalag natin kung paano natin to i-calibrate. At the same time, paano natin gamitin. Ito, ay, itong mga gamit na to ay na-acquire ni Katanim, no? Dahil sa medyo malaki na ang ano natin, mga farm na binibisit natin. So, katulong natin to. Kailangan natin to sa pag-asenso. Okay, mga Katanim, salamat.